What's up sa inyo mga kuya? Good morning, Taurus Motoan na naman here. So, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kuya. So yun nga mga kuya, today, ngayong araw ay pupunta tayo ngayon ng Smoke Emission Testing Center. So, yun nga mga kuya, magpaparenew na ako ng aking motor. So, hindi pa naman expire yung motor ko talaga mga kuya, yun o. Kasi sa November pa siya ma-expire. Pero yun nga, kasi walang registro pag November at December. So, kailangan na natin siya i-renew ngayong October. So, naninigurado lang ako mga kuyoy kasi baka walang renew pag November at December talaga. So, ngayon punta tayo ng emission center. Dito, malapit lang sa amin para magpa-smoke test. So, actually mga kuyoy, hindi ito yung unang pagpaparenew ko ng motor. Pag-process ng renewal ng motor. Pero ito yung unang renewal nito ni Brit, itong motor ko na Honda Beat. So nakaranas na ako mag-renew ng mga motor, yung mga motor sa opisina namin. So yun mga ko, share ko lang sa inyo ano, kung ano ang mga kailangan kapag mag-renew ka ng motor. Siyempre mga kuya, unang-una is yung photocopy ng ORCR ng motor. Yan. Tapos photocopy ng driver's license mo. At kung temporary plate number naman yung plaka ng motor mo is kailangan mo ng authorization na galing sa mismong pinagkunan mo ng motor. Yun. At saka ano mga kuya, stencil ng motor mo. So, napakadali lang naman mag-stencil ng motor mga kayo. Hahanapin mo lang yung engine number tsaka yung chassis number ng motor mo. So, ito sa kuan, itong Honda Beat is dito located yung chassis number niya sa may ilalim ng upuan. Tapos, yung engine number naman niya is nasa ilalim ng crankcase. Nasa ilalim. So, pakita ko na lang sa inyo mga kuyoy. Ayan. So, yun yung mga kailangan natin mga kuyoy, ano, na dadalhin natin para sa renewal ng ating motor. So, time check mga kuyoy is alas 7 na yata. Pasado alas 7 na. So, aagahan ko na ng punta doon sa emission center para maaga din tayo matapos. So malapit lang naman yun dito sa amin. Nagtanong na kasi ako doon sa emission center na yun if kailangan pa ba magpalista. Dati kasi mga kuyoy, noong kasagsagan pa ng pandemic is kailangan mong palista, di ba, pag magpapa-emission ka. So, nagtanong ako sa kanya kung magpapalista pa rin ba. Sabi niya, hindi na daw. Balik na lang daw ako sa Sabado kasi temporary plate number pa yung akin. So, ngayon, araw ng Sabado, magpapa-emission test ako ngayon dito. So, ito na yun. Ang dami ng motor, men. Aga pala nila, dami pala mas maaga sa akin. Okay, so yun mga kuyo, lipat tayo ng emission testing center. Sira yung machine ng ano, nung una kong pinuntahan. So punta tayo dun bando sa may ano, sa may Low Oak, Mandawi.
doon sa dati ko talagang pina-emission na ng mga motor namin sa opisina. At mas mura-mura doon kasi noon 350 lang. Ewan ko lang ngayon, baka nag-increase na naman sila eh. Ano nga lang, walang madaming tao doon, walang madaming customer. Ang taas pa naman ang pila doon sa kabila. O yun, pasensya na kayo mga kauye kung meron kayong maririnig na mga lagitik na sound dito sa recordings ko, kasi yung ginagamit kong pang record ngayon is yung cellphone ko. Kasi kahapon lang nakabili ako ng SJ Cam 400 4000 Air. So ngayon mga kauye, ito na yung ginagamit ko ngayong camera. So yun nga mga kauye, ano? Nabili ko siya kahapon sa halagang 2,000 pitot. So ang laki ng nasave ko kaysa bibili ako ng brand new. Tsaka kompleto pa naman siya sa accessories. Tsaka yung sticker ng ano, ng pandikit sa screen is nandun pa rin. So malalaman mo talaga na hindi pa ganun kagamit yung action cam. So nakatipid ako mga kauye, kaya ito, may budget ako para magparin yun ng motor. Tsaka ipapakita ko sa inyo mga kauye kung ilan yung nagastos ko, ilan yung magagastos ko dito sa pagpaparin ko ng motor na to. So yun mga kauye, tapos na tayo magpa-emission testing. So next mission natin mga kauye is maghahanap tayo ng insurance. So may alam ako na mas mura at legit na insurance. Actually, yung dalawang motor sa opisina na nirenew ko is the same insurance yun. So, mas mura sila kaysa sa insurance sa mga emission testing. Sa mga emission testing mga kauye, is o-offeran kanila ng ano, yung package. Kumbaga, no-show. No-show ng motorsiklo. Pero kung ikaw mga kauye, bago ka lang sa motor at takot ka mag-renew ng motor kasi nga di mo alam yung gagawin mo, payo ko sa iyo mga kauye, huwag kang matakot. Subukan mo para malaman mo yung mismong proseso ng pagre-renew. Siyempre kung magpapa no show ka mga kauye, siyempre mas mahal yun kaysa sa ikaw yung mismong lalakad ng renewal ng motor mo. Pero ang makukuha mo kasi doon is yung experience. Magkakaroon ka na ng experience kung ano pa talaga yung proseso sa pagre-renew ng motorsiklo. Yun lang mga kauye, huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung baguhan ka. Kasi baguhan ka kaya katakot mag-renew ng motor, hindi mo alam ang gagawin. Madami kang mahahanap sa YouTube na mga video mga kauye na makakatulong sa iyo. So, dito tayo kukuha ng insurance mga kauye sa Cebuana Lolir. Pero ewan ko lang kung okay na, tingnan natin. Okay, so yun mga kauye. Good morning sa inyo. Araw ngayon ng Lunes. At today nga ngayong araw mga kauye ay ipagpapatuloy natin ang pag-process ng renewal ng ating motor. Kasi nga mga kauye, noong Sabado ay hindi tayo nakakuha ng insurance sa Cebuana Lolir. Kasi yun nga mga kauye, hindi na sila tumatanggap ng temporary plate number. Pero tumatanggap pa rin naman sila, pero yung ano na, yung permanent plate number na talaga. Kaya ngayong araw mga kauye ay babalik tayo doon sa may pinag-emissionan ko ng motor. Kasi doon may insurance na kasi doon. Kaya yun, eto, pupunta tayo ngayong araw na to. So ayun mga kauye, samahan nyo lang ako sa continuation ng
pag-process ko ng renewal ng aking motor. One eternity later. So yun mga ka-uwi, tapos na tayo, nakakuha na tayo ng insurance. So next mission natin ay rekta na tayo ng LTO. So yung insurance na nakuha natin mga ka-uwi is nasa halagang 530 pitot. So mas mura pa rin ng kaunti sa Cebuana. Pero okay lang, wala tayong magagawa, no choice tayo kasi kailangan eh. So ngayon we're on our way to Jason Thermal LTO. Okay, what's up mga kawayoy? So yun, sa wakas natapos na rin tayo dun sa pagpaparinyo ng ating motor. Grabe, haba ng pila dun sa LTO. So yun nga mga kawayoy, finally ay natapos na rin tayo. At yun nga mga kawayoy, ito yung lahat ng mga nagastos ko sa pagpaparinyo ng motor. So sa emission is gumastos tayo ng 400 pesos. Tapos sa insurance is 530 pesos. Tapos yung binayad natin sa LTO mga kaya is 532 pesos. So ang total all in all mga kaya is 1,462 pesos. Yun yung nagastos ko sa pagpaparinyo ng motor ko. So yun mga kayo, hanggang dito na lang itong video natin na to. So sana ay nakatulong ito sa inyo. Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano yung proseso kung magre-renew kayo ng inyong motorsiklo for the first time. So yun mga kayo, dito ang natatapusan ng ating vlog. Ride safe and respect sa lahat ng motorista na nasa kalsada mga kayo yoy. So this is Taurus Motor once again. Peace out!